AM. Magandang gabi sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Dina. Dina as in, Dina Natuto. Nakakatawa pero aminado akong totoo yon. Sa dinami-rami kasi ng masasakit kong pinagdaanan sa buhay pag-ibig na yan, ewan ko ba kung bakit hindi pa rin ako nadadala. Isa ako sa living example ng the girl who's always liked but never pursued. Ewan ko ba? Noong una akala ko nagkakataon lang yon. Pero lagi-lagi na lang kasing nangyayari. Tuwing bagong salta ko sa isang lugar, gaya nung pagkalipat ko sa company na pinagkatrabahuhan ng best friend kong si Jim, maraming nagpapapansin at nagpapacute. Pero expected ko ng days or weeks after, magsasawa rin silang lahat sa akin. As in, parang bula na bigla na lang maglalaho. Nako sis, may nabingwit na naman yung beauty mo, ha? Ayan na, papalapit na. Maniwala ka naman dyan. Hi Jim. Uy, Ricky! Kayo rin pala sa napakaganda mong kaibigan. Eko, yan nga ba yung sinasabi ko? Dina, right? Oo. Alam mo, lalo kang gumaganda kapag ang umingiti ka ng ganyan. Anyway, Ricky nga pala. Nice to meet you, Dina. Nice to meet you too. Sige, bye. Magbe-break time na kami ni Jimmy eh. Ganun ba? Sayang, ililibre ko sana kayo kaso magkaiba tayo ng schedule ng break time. Sensya na. Ayos lang. Hindi rin naman kami nag-expect eh. Sige ha, baba na kami. Ingat kayo, lalo ka na. See you around. Sige, bye. Oh, haba naman ng hair, pati sa ilong. Uy, narinig mo ba yung sinabi niya kanina, ha? Nakahawig mo raw. Si Sanchay! Oh, Sanchay! Oh, well, maliit na bagay. Usus, at feel na feel mo naman. Sanchay ka mo na tirador ng lumpiang Shanghai. Loka-loka, ang supportive mo talagang best friend, no? Ito naman, di naman tumabiro. Pero in all fairness, ha? Kanina ka pa pinagtitripan at pinag-uusapan ng mga boylets dun sa floor. Lalo na si Ricky, ha? Halatang type na type ka. Iba rin talaga yung commander mo, no? Lokaret! Ginawa mo pa akong cobra! Aba, sa true lang. Cobrador ka kaya ng mga boylets. Naku, sis! Ganyan naman talaga sila, di ba? Kapag may bago sa paningin nila, all out sa papansin. Tara na sa baba! Ops, correction! Magpapapansin lang ang mga boys kung... Kapansin-pansin ang beauty ng girl, no? Kaya aminin mo na, napansinin yung beauty mo. Huwag ka na magpa-humble dyan, di ba guys, sis? Hay naku, alam mo ha, ikaw ha, ang hirap mong spelengin ha. Uy sis, chika lang naman. Pag nag-agree ako sa compliment mo, may violent reaction ka. Uy Dina, ano ba? Hindi naman ganun yun. O bakit, totoo naman di ba? Tapos pag nagpapa-humble ako, may masasabi ka rin sa akin. Yung totoo, saan ako lulugar? Sa aray ko? Uy. Ayan, kasi, sis, ano ba? Ay, ano ba? Ay, ako. Kasi naman ikaw eh. Hoy! Magsitigil nga kayo dyan, shoot! Ay, naku, ikaw naman kasi, sis. Kaya mo naman magpatinag, kakalakad at kakachika. Ayan, tuloy! Malay ko bang mauantog ako sa pagbukas ng pinto? Sakit! Kasi naman, no, tumingin ka kasi sa dinadaanan mo next time. Hindi yung mega chika ka habang naglalakad. Pero sa likuran naman ng tingin mo, ayan tuloy, pagharap mo sa pool, bumukas ang pinto. Kalokang to, hindi ka hunyango, no? Hindi ka chameleon na kayang iikot ng 360 degrees ang dalawang mata, no? Oo na, sige na. Tanga na nga ako sa part na yun eh. Okay na ha, happy ka na. Ang sakit talaga eh. Samahan mo na nga ako sa klinik. Okay, sige na, tara na, o tara na, dahan-dahan.
Ako yung tipo ng tao na hindi nahihiyang aminin yung mga kahinaan ko. Kasi, hello, i-deny ko pa ba eh halata naman talagang ebidensya na may pagka-careless ako, clumsy, o lalampalampa kung tawagin ng iba. Bigla-bigla na lang nadadapa at nauuntog kung saan-saan. Ay, nako. I know na minus ganda points agad yon. Kaya hindi ko na lang din masisisi yung mga nagkaka-crush sa akin pag bagong salta ko sa isang lugar na maglaho na lang na parang bula pag nalaman na yung clumsy side ko. Buong akala ko, ganun din kababaw si Ricky pero mukhang hindi naman pala. Dina? Dina! Ricky, ba't nandito ka sa clinic? Nabalitahan ko kasi kay Jim na tumama ka raw sa pinto. Ay, nako, tingnan mo, nagkabukol ka tuloy. Next time, mas mag-ingat ka. Marami talagang balagbag magbukas ng pinto dito sa opisina. Okay lang sa'yo? Ano? Anong okay lang sa akin? Hindi kita magets. I mean, hindi ka nawiwirduhan? Hindi ka nadidismaya? Ba't naman ako madidismaya sa babaeng gusto ko? Nag-aalala nga ako sa nangyari sa'yo, di ba? OMG! Totoo na ba to? Hindi siya na-turn off agad sa kasungaan ko kanina. Nakakaloka! Kinikilig ako! Ito na yun! Siya na talaga yun! Dina! Dina? Ano yun? Okay ka lang ba? Ba't bigla kang natahimik sa natulala dyan? Wala. Natuwa lang ako na hindi ka kagaya ng iba, kaya... Ano yun? Totoo ba yun? Inaligan mo ako sa pisngi? Wow, ang bilis. Bakit ayaw mo? Siyempre, gusto ko. Sabi niya yun. For the first time, hindi na turn off agad sa'yo. Naku, mukhang matatagal ang kanya kahit papano, ha? Sish! Anong mukhang? Matatagalan niya talaga ako kasi. Kasi ano? Kasi? Kasi kami na! Ano? Kayo na? Agad-agad? Ay mong magulat, ha? Oo, kami na. Ano ba problema? Kung makareact naman to? Eh, hindi nga. Seryoso ka? Tinatanong mo pa talaga kung anong problema? At kung bakit ganito ako makareact? Yung totoo. Itatanong ko pa ba kung alam ko na? Ikaw talaga. Ano ba? Ba't mo naman ako kinurot? Para magising ka sa katotohanan, nakakaloka ka eh. Aware ka ba na ngayong araw lang kayo nagkakilala ni Ricky, ha? Alam mo ba yun, alam ko, kaso... Oh, edi alam mo naman pala eh. O bakit naging kayo agad-agad, aber? Kasi hinalikan ko siya sa... Ano? Hinalikan mo agad si Ricky? Susapis niyo lang naman. Lang? So para sa'yo, maliit na bagay lang yung halikan mo sa pisngi yung lalaking kakakilala mo lang ngayong araw, ganun? Ewan ko ba, hindi ko alam. Tapos, ayun, hinalikan niya ako pabalik. Pero, siya lips na. Ay, naku, Dina! 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 Nakakagigil ka, ha? Alam mo ko, nasa Amerika tayo. Okay lang yan, eh. Normal lang yan. Hindi issue yan. Kaso, hello, nasa Pilipinas tayo, oh. Sa probinsya ka pa lumaki at napaka-conservative ng pagpapalaki sa'yo ng lola mo dahil ayaw niyang matulad ka sa mama mo na marupok sa lalaki. Kaya anyari, be. Tina, napakabilis masyado ng makapangyari sa inyo ni Ricky. Hindi mo man lang pinag-effort yung tao bago kayo mag-tsuktsakan sa lips. Nakakaloka ka, ha? For sure, gaya ng best friend kong si Jim, napapataas na rin ang kilay niyong lahat sa ginawa kong yon kay Ricky. Naku, ewan ko ba? Anong magagawa ko? Ako, yung tipo ng tao na transparent. Pag gusto rin kita, gusto kita.
Wala nang patumpik-tumpik at pagpapakipot pa. Para sa akin, ang sayado lang sa oras yon. Life is too short, ika nga, para pahabain ko pa yung orasyones ng getting to know each other at liguan stage na yan. Maraming nagsasabi na mali yung ganong mindset ko, pero wala eh. Longing ako sa lalaking makakatagal sa akin. Masama ba yun? Ewan ko ha, pero siguro malaking factor yung wala akong nakalakihang tatay at kuya. Kaya siguro ganito ako, na longing sa pagmamahal ng isang lalaki. Kaya naman the moment na nakitaan ko ng potential si Ricky na matatagalan niya ako, gora! Sinunggaban ko na agad bago pa siya tuluyang magsawa sa akin. Kaya kahit more than a week pa lang ang relasyon namin ni Ricky, ginawa at binigay ko na ang lahat. As in, lahat. Para lang mapatunayan sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin. Sis! Ano? Tara, nagutom na ako eh. Pasensya ka na, sis, ha? Pero kay Ricky kasi ako sasabihin ngayon break time eh. Sorry! Ay, naku, ano pa nga ba? Nagka-jowa lang, nalimutan na ang best friend niya. Okay? Fine. Ire-ready ko na lang yung balikat ko as your shoulder to cry on pag nag-break na kayo. Sus! Ang bitter, ha? Magkaka-love life ka rin. Wait mo lang. Nasa na ba si Ricky, my love? Nasa na yun? Wala naman sa table niya. Ah, matawagin na nga lang. Ringtone ba ni Ricky yung naririnig ko? Ang weird. Parang galing sa fire exit yung tunog. Ah, baka nalaglag niya doon yung phone niya. Ano ba yan? Ba't pa rin yung phone mo? Pati yun mo nga yan. Wala yan, si Dina lang yan. Ito na, hindi na yan. Ba yan? O yan na, pinatay ko na. Ano ba yan? Si Dina ba yan? Yung girlfriend mong pademure, kunwari, pero wild naman talaga. Hindi ko girlfriend si Dina. Hindi ko nga nililigawan yun eh. Please, baka pwede huwag na natin siyang pag-usapan, okay? Leia? Ricky? Okay. Alam mo, ikaw lang talaga ang gusto ko, Leia. Walang iya ka! Dina? Tarantado ka! Hayop ka! Hayop ka! Nilaloka mo lang ako! Aray! Ano ba? Dina, tama na! Oh my God! Pwede mo tumigil ka na, Dina? Napaka-war freak mo. Kino mo pala girlfriend ni Ricky eh? Oh my gosh, girl! You're so... Ah, ganun ha? Sumasabat ka! Halika, Rita! Kakalawin kitang walang freak ka! Ano ba? Tigilan mo nga ano ba? Tama na nga! My God! Dina! My hair! Ano ba? Hindi! Hindi! Sinabi na tama na! Ako pa talaga yung kinulak mo sa halit na siya, ha? Ano naman ngayon, ha? Siya naman kasi talaga ang gusto ko kaysa sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag ka na umas ng girlfriend ko dahil hindi naman kita girlfriend. Hindi! Hindi ko totoo yan! Ano ba? Pwede ba? Nakakasungay ang katramahan nyo! Ayoko na makisali. Mahala ka kayo sa buhay nyo? Talagang mahala kami! Halik marat! Talagda! Bilingera! Ngayon nakaalis na yung babaeng yun! Pwede ka magsabi ng totoo! Ano ba? Tang naman, Dina! Ganyan ka ba talaga kabobo, ha? Hinalikan lang kitang pabalik pero hindi ibig sabihin nun, tayo na. Baka pwede mag-isip ka naman, oh. Kakakilala lang natin ang araw na yon. Naniwala ka agad na nahumaling ako agad sa'yo. Pero sabi mo noon, gusto mo ako. At naramdaman ko yun, Ricky. Lalo na nung may nangyari sa atin. Kaya please naman, oh, magsabi ka na totoo. Parang awa mo na. Alam mo, gusto ko talaga ng real talk, ha? Sige, pagbibigyan kita. Oo, Dina, type kita. Kasi maganda ka eh. Tapos, marami akong kakumpetensya sa'yo. Kaya akala ko, alam mo, mahihirapan akong manligaw sa'yo eh. Bago man laki ka matikman. Pero alam mo, yung nagkamali ako. Hindi man lang ako pinagpawisan para makuha ka.
Wala kang pinagkaiba kay Leia na madaling bumigay. Babaeng kalad ka rin. Alam mo, maganda ka sana eh. Desperada ka nga lang at tinapos ang utak. Uy! Ang buong akala ko, hindi na ako iiyak ulit ng ganun katindi pagkatapos mawala ng maaga si Mama. Pero hindi pala. Mararanasan ko rin palang umiyak ulit na parang wala ng bukas. Yung pakiramdam na hindi ka na makahinga kaya wala kang choice kundi iiyak na lang ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Kasi kung hindi, any moment, sasabog na lang yung dibdib mo na parang bomba at mababaliw ka na in just a snap. Mas lalo pa akong nalugmok sa kalungkutan at kahihiyan nang kumalat sa buong office yung private video namin ni Ricky na dapat sana pang sa aming dalawa lang. Pero pinagpiestahan na pala ng workmates namin. Ay, oo na. Syunga na akong syunga. Maling-mali na pumayag akong videohan niya pa yung nangyari sa amin. Binura ko na yun pero may spare copy pa pala ang kumag na yun. Di ko na kinaya yung sobrang kahihiyan at depression sa nangyari. Kaya nag-resign na lang ako kahit wala pa akong isang buwan sa company na yon. I need to prioritize my mental health more than my job. Dahil ayoko pang mabaliw. Mabuti na lang kahit malas ako sa pag-ibig, bumawi naman ako sa pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Kaibigan na handa akong damayan at payuhan ng paulit-ulit, magising lang ako sa katotohanan. Hayaan mo na yun, sis. At least lumagpas kayo sa tanning ko na isang linggo lang aabutin yung blondian nyo, di ba? Aray ko ng aray! Ano ba? Aray ka dyan! Di na mo kita inaano eh! Yung tingin mo kaya, sobrang talim. Pwede namang hiwa yung fitty face ko, oh. Naku, wag po! Wag po! Huwag kang magpatawa dyan! Pinagmumukha mo akong baliw eh! Ay, bakit? Hindi pa ba? Alam mo, ikaw sumusobra ka na ha! Ay, charot lang. Ito naman. Hindi ka pa nasanay sa akin. Bakit ba kasi ako ganun tratuhin ng mga lalaki? Sa inyo naman ang galing na maganda ako, di ba? Hindi ako pangit. Mabait din naman ako eh. Pero bakit wala nang tatagal sa akin? Bakit napakadali para sa kanila na bitawan ako na basta-basta? Sis, gusto mo talagang malaman yung dahilan? Ah, umili ka na lang ha. Baka masupol ko nung todo-todo nung isasagot ko eh. Kahit magkano pa kasakit yan, wala na akong pake. Malaman ko lang talaga yung dahilan kung bakit. Kasi awang-awa na ako sa sarili ko eh. At pagod na ako magbukang kawawa. Sis, kaya madali para sa kanila na bitawan ka ng basta-basta. Kasi madali ka lang din nilang nakukuha. Hindi mo kasi sila hinahayaan na patunayan muna yung sarili nila sa'yo. Na pagtrabahuhan, at paghirapan muna nila yung tiwala tsaka yung pagmamahal mo. Tandaan mo to ha. Ano mang makuha natin sa buhay na to nang hindi natin pinaghirapan, hindi natin panghihinayangang mawala yan sa buhay natin. Kaya huwag na huwag mong ibibigay ng ganun kadali ang sarili mo sa kahit na kanino. Kung gusto mong ingatan at pahalagahan ka, okay? Okay. Pero meron pa kayang re-respeto at magmamahal sa akin kahit may
May kumalat na akong video scandal sa office. Ay, oo naman. At huwag mong hintayin at hanapin sa ibang tao yun. Kasi sa'yo mismo manggagaling yung respeto at pagmamahal na yun. Patunayan mo muna sa sarili mo na karapat-dapat kang hintayin. So you inahigit sa lahat, karapat-dapat kang respetuhin at mahalin, ha? Walang ibang magpapakatotoo sa sarili mo niya kundi ikaw at ikaw lang. At pag nagawa mo na yun, wala nang karapatan ng sino man na ipagkait yun sa'yo, ha? Kaya kapit lang, ha? Kumapit ka lang. I love you, sis. I love you too, sis. Ika nga dito. Nakakaloka ka. Pati ako nahawa sa kadramahan mo. Sayang yung eyeliner at mascara ko, sis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mukha nung marinig ko yung sagot ni Jim sa tanong ko. Masakit man aminin pero tama siya. Masyado ko ngang binigay yung sarili ko ng walang kahirap-hirap kay Ricky. Kaya basta-basta niya na lang din akong binitawan. Makalipas ang ilang linggong paglulupasay sa kapalpakang nagawa ko, nagtrabaho na ako ulit. Pero this time, hindi na sa opisina. Sa kagustuhan kong umiwas na sa mga lalaki. Nag-work from home na lang ako and that was year 2016. Nagtrabaho ako bilang virtual assistant na focus sa healthcare. Malaki ang sahod dahil dollar rate. Foreigner kasi ang employer. Kaya naman, mas napadali ang pag-iipon ko. Year 2019, nakapagpundar na ako ng maliit na negosyo. Milk tea shop na may pastries, pasta, and pizza para naman busog-lusog ang customers namin. Business partner ko nga pala si Jim dito kaya mas lalong napadali ang pag-establish ng negosyo namin. Matcha milk tea for Russell and Dina. Russell here. Enjoy your matcha, Sir Russell. Thank you. Oh, ito rin po pala yung isa pang matcha for Dina. You're welcome. You're welcome? Sorry, sir, hindi ko po kayo na-gets. Your name is Dina, right? Yes, sir. Great. Nice name. Para sa'yo talaga yan. Kaya ako nagsabi ng you're well. Oh, I see. Thank you. Kaya lang, sir. Pop. Bawal tumanggi sa customer, ha? I have to go. OMG! Ang papapul na Russell na yun, sis! At ang bango-bango, ha? Yung bangong amoy mayaman. Yummy! Uy! Huwag ka nga masyadong maingay dyan. Baka mag-walkout yung ibang customer natin dito na nag-dine-in. Sige ka. Sorry po sa inyong lahat. Sorry po. Oh, tuloy niyo lang po yung pag-enjoy sa milk tea shop namin, ha? Sorry, Sisha. Hinilig lang kasi ako for you. May nabingwit na naman yung beauty mo. Akala ko naman kapangalan mo lang yung order na matcha for Dina. Yung pala para sa'yo talaga mismo. Ikaw na talagang mahaba ang hair, sis. Hay nako. Huling kinilig ako sa ganyan na pinagsisihan at iniyakan ko lang ng malala. Kaya never again. Hindi ako magpapadala basta-basta sa mga nagpapakot ng mga gwapo na yan, no? Never again, as in. Uy! Aminado siyang gwapo yung Russell, ha? Ay, teka. OMG. May dinikit siyang calling card dito sa matcha mo. Mabasa mo. Supplier pala siya ng coffee beans. Ay, pak! Milk tea / coffee shop in the making na pala ang business natin pag nagkatuluyan kayo. Fong kayo na! Naku ha, masyado kang excited eh, no? Business proposal ang habol niyan, hindi romantic proposal. Kaya awat na dyan sa pagiging scriptwriter mo, no, sa paggawa ng kwento.
2019, 3 years after ng heartbreak ko kay Ricky, may isa na namang nagbigay ng motibo. Si Russell. Pero hindi ko inintindi kasi alam kong business ang habol nun. Saka hello, di ko siya kinontak no, kahit nagbigay siya ng calling card. Ano siya? Chicks? I've learned my lesson the hardest way. Kaya sobra-sobrang kasyungahan na nga yung naranasan ko, eh hindi na ako madadala pa. Pero never give up ang kuya niyong si Russell ha. Dahil araw-araw nang bumabalik sa milk tea shop. In fairness, gentleman siya dahil never nag-take advantage sa akin. Todo effort sa panunuyo kahit hindi pa siya nagko-confess. Pero hello, kaming mga babae, ramdam naman namin kung gusto kami o hindi ng isang lalaki. Pakyeme lang talaga kami na kunwari, hindi namin alam. Masaya kasama si Russell. Hanggang sa di ko namamalayan, 7 months na pala kaming magkakilala na ine-enjoy ang company ng isa't isa. Yes, magkaibigan kami, hindi pa magkaibigan ha. But everything has changed nang pinareserve niya yung buong milk tea shop namin para doon i-celebrate ang 65th birthday ng mommy niya. Cause that was the time na nag-confess na siya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang sweet, 'di ba? At syempre naman mga idol, andun yung family niya. At 7 months nang umi-effort yung tao. Kaya nung nag-confess siya, sinagot ko na. O ayan ha, pinaghirapan ko na ang beauty ko. Hindi na basta-basta nagpapakuha ang lola dina nyo. 2019 nang maging kami, hanggang sa lumipas ang ilan pang taon, walang nagbago dahil happy and going steady ang relasyon namin. Then year 2022 came, kung saan 3 taon na kami. Isang pagkakataon ang hindi ko inaasahan. Bakit kaya wala masyadong dine-in customers ngayon? Puro pang food delivery tong orders na to ah. Kaya nga eh. Ano kayang meron? O ikaw nang mag-call out for those orders ha? Same orders yan pero iba-iba ng names. Oh, okay, sige. 4 matcha milk tea for will you marry and Teka, will you marry me? May customer tayong magpo-propose? Meron. And that's me. Proposing to that beautiful girl who holds that cup and the one who holds my heart. Sana oo! Sish! Alam mo to? Of course, golf course! Will you marry me? Please? OMG, sis! Ang bongga ng engagement ring mo! Ang laki-laki ng diamond, oh! Sigurado ka ba talaga dyan, babe? Russell, baka nabibigla ka lang or nape-pressure dahil sa pawala na sa kalendaryo yung edad ko. Kaya nag-propose ka, ha? Sure ka ba talaga? Babe, siguradong sigurado na ako. Kahit na may nalaman ka tungkol sa nakaraan ko, hindi magbabago yung isip mo? Hindi na. Kahit ano pa yung nakaraan mo, gaano man kadilim yan, wala akong pakialam. Dahil handa akong tangkapin lahat ng tungkol sa'yo. Pangit man yan o maganda. Kasi kung papakawalan pa kita, yun na yung pinakapagsisisihan kong maling desisyon sa buong buhay ko. Promise? Hope to die? I promise. I'd rather die with you kesa mabuhay nang hindi ikaw ang kasama ko. Di na ganun kita kamahal. So, I'll ask you again, ha? Babe, will you please marry me? Please? Hindi. Uy, sis! Ano ba, sis? Ano ka ba? Hindi. Hindi. As in, hindi. Hindi mo kailangan makiusap pa. Because my answer is, yes, I will marry you. Yes. Wala nang bawi yan, ha? Oo naman. Ayaw mo ba yung sagot ko? Siyempre gusto. Thank you, babe. Thank you.
Tuloy na to. Oy, mabuhay ang bagong ikakasal. Basta akong bridesmaid na. Pinagdaanan kong rejections and heartbreaks noon. Sinong mag-aakala na yung binansagang the girl who's always liked but never pursued ay seseryosohin at ipoperso na ngayon? At thank God, papakasalan pa. Pak na pak, diba? O baka sabihin nyo, engaged pa lang naman kayo, wag excited. Well, surprise! Dahil kinasal na kami last December 10, 2022. And I couldn't be any happier. Dahil sa wakas, naranasan ko ring mahalin at pahalagahan ng buong buo. Na syempre, nag-umpisang maging posible ang lahat ng yon ng nirespeto at pinahalagahan ko na rin ang sarili ko. Kaya sa mga girls na nawawala ng pag-asa dyan, nakukapit lang mga sish, on the way na yung Mr. Right nyo. Pero, kung ang i-entertain ninyo ay Mr. Wrong / Mr. Left na mahilig mga liwa, naku! Paano makaka-entra ang Mr. Right ng buhay nyo kung sa maling tao nyo iuukol ang sarili nyo, ba? Diba? Kaya naman mga sish, choose wisely, okay? Para hindi magsisi, learn from my mistake. You're not just a princess. You're a queen. And you deserve a king. Lubos na nagmamahal, Dina. As in, Dina, basta-basta. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. DearIFMStories@gmail.com O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!